Sinimula na ngayong araw ang isang linggong total lockdown sa Barangay Edition Hills, Mandaluyong City. Mahigpit ang ginagawang pagpapatupad ng mga otoridad dito. Sa bawat entrada, mayroong mga nakabantay na sundalo o kaya naman ay mga pulis kasama ang mga bantay bayan. Ang mga ito rumuronda rin sa mga eskinita ng barangay. Ang mga tao naman, tinitiis na lamang ang init sa loob ng kanilang bahay. Pag ganito, tis-tis lang una siguro sa init pa kasi parang matapos na itong tubig na ito. Isaan niya siyang tricycle driver at matagal nang hindi nakakabiyahe, kaya pabor si Fernando Bernas sa total lockdown sa kanilang lugar upang matapos na ang krisis. Aminado rin ito na maraming pasaway sa kanilang barangay na kahit na may pinapatupad na enhanced community quarantine ay nananatili pa rin sa labas ng mga bahay. Pabor din kasi parang matapos na ito. Para makabiyahe na kami naantala din sa biyahe, nagbabiyahe kasi kami ng tricycle, hindi rin kami makabiyahe dahil nga dito sa Engobi. Wala kasi mainit to kasi sa loob ng bahay kaya hindi rin makatagal sa loob ng bahay kaya lumalabas yung tao. Ganito rin ang pananaw ng iba pang mga taga rito. Mas gugustuhin nila ang lockdown para matapos na ang kasalukuyang problema. Okay lang, magtiis na lang para matapos yung problema. Mabuti nga yan para mawala na yung virus. Kasi makukulit din dito yung tao. Pasensya na, hindi naman lahat po. Mayroon talaga makukulit. Hindi maiwasan, ha? Ayon kay Virgie Miralles, kailangan ng lockdown upang masok po ang problema. Nananatili kasi anya sa labas ng mga bahay ang ilang mga kapitbahay nito na matitigas ang ulo. Kahit naka-ECQ na sa labas pa rin, makukulit talaga mga tao dito. Anong ginagawa nito sa labas? Wala. Miikot-ikot lang. Naglalaro ng email. Sabi ng mga ito, meron naman silang naipon na pagkain kasama na ang relief goods galing sa Mandaluyong City Hall. Kapag ready naman po kami, nangangutang po kami sa mga kamag-anak namin kasi wala po kami natatanggap na SAT. Ayon naman sa bantay bayan na si Reynaldo Abono, bagamat may manggilan-gilan pa rin na hindi sumusunod sa total lockdown, karamihan naman ay nananatili sa loob ng mga bahay. Hinuhulian niya ang mga matitigas ang ulo na pakalat-kalat pa rin. Sumusunod din sila sa total lockdown. Nung nakaraan, hindi sila sumusunod, nasa labas sila. Nagmo-mobile agent, nagtatambay. Ngayon, unti-unti natin na patupad yung batas na total lockdown. Ngayon, napasunod na natin sila. Maganda nga yun para matapos na itong paghihirap natin. Pare-pares din tayo naghihirap sa ngayon panahon. Sana papasalamat kami sa kanila din na sumusunod sila. Isaan niya sa concern ng kanilang mga kabarangay ay yung mga may kailangan bilhin sa labas. Sabi nito, maaari naman silang tumawag sa bantay bayan para mag-utos at sila na ang bibili para sa kanilang mga kalugar. Alam nila yung number namin, pwede kaming utusan. Kami na po ang mag-aano sa kanila. Sinabi naman ni Barangay Chairman Carlito Sernal na wala na talagang tao sila nakikita na pakalat-kalat sa kanilang barangay. Sa ngayon po, nung nag-start kagabi yung lockdown natin about 12 midnight, ngayon nakita namin walang tao. Halos lahat ng mga kalye, inikutan ko na ngayon, and even doon sa mga eskinita natin, wala na rin mga tao. Ang mga nahuhuli naman anyang lumalabag ay hinuhuli at dinadala sa barangay upang iproseso at sampahan ng reklamo sa piskalya. Iginiit din ito na malaking tulong ang isang linggong total lockdown sa kanilang barangay. Malaking tulong po ito kasi mawawala yung movement ng tao, yung pagkakadikit-dikit dahil nakita nyo naman dito yung density ng bahay, ng tao. Sa bawat lakso, halos magkakatabi po yung pagitan lang, minsan dingding lang, plywood lang. So yun yung chances na pwede sila magkaroon ng hawan talaga. Tatagal ang total lockdown sa Barangay Edition Hills sa gabi ng Mayo 13. Sa ilalim ng ipinapatupad na total lockdown, papayagan lamang na makalabas ng bahay ang mga nagkatrabahong frontliners at iba pang essential workers na nakasad sa guidelines ng Interagency Task Force. Kapag mayroong emergency, maaari rin namang makalabas ng bahay ang mga residente. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 9 Benta. Bayang nagtatanong, maamay ang nag-uusisa.